or kulang lang sa tubig, kaya may tubig ako dito sa tabi. And ayun po, maraming salamat po kasi ayan, in-invite po ako ni Coach Jack para ayan, bahagi din po sa inyo ng experience ko dito kung paano ko nakuha yung mga awards ko sa negosyong ginagawa natin. And thank you so much po, Coach Jack. Napakalaking ano po ito, napakalaking, ano ba tawag doon? Napakalaking pasasalamat ko na ano na isa ako sa isa ako sa napili mo na magbahagi ng nangyari sa akin dito sa business kasi yun nga ay grabe talaga kinakabahan ako. So before ako mag-talk no, sasabihin ko po sa inyo yung weakness ko bilang isang tao no, para at least pag nagsalita na ako about sa mga achievements ko, hindi pala hadlang yung mga weakness natin. So ang weakness ko po, number one na weakness ko po, ay ano, magsalita sa harap ng maraming tao. Ironic no, teacher, dapat marunong kang magsalita, dapat magaling ka kasi teacher ka. Hindi po. Isa pa akong teacher na hindi marunong magsalita pag sa harap ng maraming tao. Pag one-on-one, oo, madaldal ako. Pag sa loob ng classroom po, in front of my students, yung madaldal po ako. Pero kapag ano na, sa maramihang tao na, medyo ano po ako doon, nanenervious ako, nahihiya ako, natatakot akong magsalita. May ganun ako eh. May ganun akong side. And ayun, sa negosyong ginagawa natin, ano bang kailangan? Of course, kailangan mong makipag-usap. Di ba? Kailangan mong makipag-usap sa maraming tao. So, ang maganda dito ako nahasa. Kasi before sa trabaho ko, hindi po nila ako mapagsalita kapag ano. Hindi nila ako sabihan 5 days before ako magsalita. Kasi sinusulat ko lahat eh. Dito no, sasabihan, dito po sa negosyo natin, on the spot, pwede kang magsalita. Bakit? Here po, no judgment. Pagkamali ka man ang sasabihin mo, walang judgment. Diba? Sa labas po, dahil teacher ako, nagtatakot po ako magkamali, magsalita. Kasi ano sasabihin ng mga tao na hindi natin katulad? Teacher ka pa naman. Diba? So, ayun, nakakatakot siya. Pero sa business natin, hindi. Kasi hindi po tayo judgment. And ayun po, so, mag-share po ako ng screen para at least makilala po ako ng mga hindi pa po nakakilala sa akin. Kita na po ba yung screen ko? So, yung screen, type 1 nga po kung ano, clear siya. Tapos yung boses ko, type 2 naman kung clear siya. Gusto ko po makakita ng 1 and 2 para sure na ano, walang mag-chat sa akin, ang hina po ng boses mo, ganun. Ayan, okay po. And so, my name is ayan, Dominic Daryl Bulacan. Ayan po yung full name ko. Okay. Dominic Daryl Bulacan, ang former teacher dito sa negosyong ginagawa natin, Diamante Batch 9, Diamond, Red Diamond, 5-star consultant, and Eagles Club. So, ipapakita ko po yung trabaho ko before. Ayan. Diba? So, sa taas na picture, ayan, hindi po sila mga classmate, mga estudyante ko kasi. So, nagturo po ako ng, ano, at the age of 19. So, maaga po akong nagturo kasi, ayan, scholar. Kahit nahihiya ako noon, natatakot, humarap sa mga estudyante ko, kahit kasing edad po sila kasi. Yun na. Ay, no choice. Scholar ako eh. Kapag hindi mo gagawin yun, yung ako makakagraduate. Diba? Wala akong ano, makikick out ako doon sa school kung saan ako nag-aral. Diba? Yan, wala akong pang-aral. Kasi nga walang-wala kami before. And ayun po, I am a professional teacher. So, nagturo po ako ng 3 years sa Ilocos Sur, 3 years sa Ilocos Norte, and 3 years dito sa Manila. So, hindi po ako Tagalog. Kaya, pagpasensyahan niyo na minsan kung napagbabalik-baliktad ko yung mga ano, mga terms sa Tagalog. Okay? And ayan po, and nagturo po ako sa Malate Catholic School dito sa Manila. And ito po yung mga estudyante ko. So, ito po sa right side ng pictures, yan po yung mga regular na students ko. Sila po yung mga ano, yung mga sa school kasi namin may classification. So, dito po yung mga anak mayayaman, okay? Yung mga anak ng mga negosyante. Dito po sa regular. And dito sa left side naman, itong mga nakikita nyo po, kasing edad ko, yung iba mas matanda sa akin,
mga ano po yan, night high school. So nagtuturo po ako 7:30 to 4 p.m. na dito sa regular. Tapos takbo po ako doon sa kabilang building para magturo. 4 to 8 naman ng gabi dito sa kabila. Ito na yun, yung mga kasing edad ko. Kasi nga, kulang yung sahod ko. So kailangan ko pang ano, kailangan ko pa ng extra time, kailangan ko pa ng part time para madagdagan yung kinikita ko. Kasi kulang talaga. And ang before po ako sumali dito sa power system, nag-resign na po ako noon dito sa 2019 nag-resign na po ako as teacher. Tapos naging manager din po ako ng isang business company, agricultural business company dito sa Quezon City. So ang balak ko noon part-time lang kasi nag-apply po ako sa PNP. So dalawang beses po akong enlisted. Pero nung nakita ko po yung power system, di ko na tinuloy. Hindi ko na siya tinuloy kasi ang pwede mong kitain dito 450,000 sa loob ng isang buwan. Makita ko yun. So, hindi ko na tinuloy. Kasi, tataas yung sahod ko pag naging pulis ako. Pero, wala eh. Wala yung 400,000. Hindi ko nakita yung 450,000 doon. Ito po sa Power Force system. So, 2 times po akong enlisted and 2 times din po akong hindi pumunta for training. Okay? Because of Power Force system. So kwento ko naman kung bakit ako naging manager na part-time. Before kasi nung nagpa-part-time ako doon sa trabaho ko, pakialamero kasi ako eh. So bakit kaya negative yung company? Bakit kaya almost 1 million yung negative sales. So ayun, nakialam lang ako, tapos after 2 months di ko na malayan, bigla ako pinatawag, ikaw na manager ganito ganyan. Kasi after 2 months po kasi nawala na nabawasan yung naging 300,000 na lang yung negative ng company. Tapos ayun, hanggang sa nagtuloy-tuloy, hanggang sa kumita. So naging manager ako. And I have no choice para kasi di ba part-time ako. Nawalan po ako ng choice para mag-part-time. Nag-full-time po ako 2 years. That's 2 years. So doon sa 2 years of working naman na yon, grabe. Kasi nagsisimula yung bago lang yung dito sa Quezon City. So ang main branch po namin sa Silang, Cavite. Pero dito sa Quezon City, yung bagong branch, which is ako po yung nagkataon na nag-manage, and sobrang hirap kasi ang pasok ko 9 to 6 p.m. Yan. Ngayon, ang nangyari po, papasok ako ng 6 a.m. Natatapos ako 3 a.m. in the morning. Grabe, no? Grabe, patayan. Pero yung sahod ko, konti lang. Okay, may commission, doon ako kumikita. Pero maliit yung sahod. Pero grabe naman yung nangyari. Kasi nag-suffer ako. Nag-suffer yung katawan ko. So, naoperahan po ako, nagkasakit ako, naoperahan ako. And then yung ipon ko for 11 years of working, yung 9 years kong naging teacher, tapos yung 2 years na pagiging manager, naubos lang yun within 7 months. 7 months lang. Grabe, no? 11 years mong pinagtrabahuan, tapos 7 months lang. 7 months lang naubos. So sumali po ako dito, walang-wala po akong pera. As in, ang Metrobank ko noon, 75 pesos lang na-invite ako dito. Pero bakit ako nakasali? Mamaya po, kwento ko sa inyo kung paano ko siya nagawan. And of course, ang nagdala naman po sa akin dito, ang aking direct sponsor ay si Coach Luis Imarimuson. So, ayan, hindi po kami magkakilala sa Facebook lang din. Friend kami sa Facebook. I don't know kung paano kami naging friend sa Facebook din. Pero nakikita ko yung postings niya noon. Sabi ko, HR. Tapos parehas lang naman yung sahod namin. Yung teacher at saka HR. Bakit ganun yung lifestyle niya? Nakikita ko nakakapagyate. Basta ang ganda, napakaganda. Nakapag-travel. And lagi may travel. Sa amin kasi, hindi pwedeng Hindi ka pwede. Sa, okay, kung may mga teachers po dito, no? Eh, ang travel po natin, I think that's sa pagiging teacher po, once a year lang. So dito po sa ginagawa nilang negosyo before, nung wala pa ako. Laging may travel. So, nagla-like lang ako. I don't have the courage to ask. Hindi po ako nag-how. Nagla-like lang ako. Pero naiinggit na ako niyan. Kasi paano nga yung ginagawa niya? Nahihiya ako. Di ba sabi ko sa inyo, weakness ko po magsalita sa harap ng maraming tao. Nahihiya po ako mag-approach ng tao. Kaya never po akong nag-how dito. So siguro, nakahalata si Coach Ims na like ako ng like ng postings niya. Ngayon, ang nangyari, tinawagan niya ako through messenger. Tapos yun, hiningan niya ako ng oras, sinabi niya ako ng schedule. So nagbigay naman ako ng time, tapos naiintindihan ko siya. And that time, may doubt ako. Kasi
ang pangit ng naririnig ko sa labas eh, about sa negosyo natin. Nung time na yun, naging acne ko, oh, alam ko na yun. Ito yung ano, ito yung kumikita lang yung nasa taas. Yan eh. Yun yung naririnig ko. Yun yung judgment ko din kasi yun yung naririnig. Pero nung pinakita niya sa akin yung sistema, ayun, kahit may doubt ako, sumali ako. Diba? Kahit walang-wala ako that time, gumawa ako ng paraan para makasali. So ayun, and ang maganda naman doon, isa na po ako sa mga kumikita dito sa ginagawa nating negosyo. And ito po, mas lalo po akong na-inspire nung pinakilala niyo po sa akin, si Mentor MC, yung mga ibang coaches natin. May i-reveal po ako tonight. So, nung pinakilala niya sa akin si Mentor MC, na may sobrang na-amaze din ako. Dahil sa mga achievements niya dito sa negosyo. And yun, that time, hindi ko pa alam na na mentor natin siya. Akala ko noon, marami tayong mentors. Ang mentor pala natin si Mentor MC at si Mentor. Akala ko, lahat ng mga nakikita ko doon sa Uno page na kumikita ng malaki, akala ko yun lahat ng mga mentors natin. So dito pala sa Diamonds International, ayan, nung bago akong mentor pala natin dito si Mentor MC at si Mentor Pal. And sobrang na-amaze po ako. And that time, after ko pong makarecover na nung nagkasakit ako, bumalik ako sa work. Pero member na po ako dito that time, dito sa ano. So, nung time na yun, hindi pa ako seryoso. So, wala akong pakialam. Until such time, umaten ako ng real talk. Tapos doon sa real talk, ayan, tinapos ko siya. Ang una kong narinig magsalita, si Coach Wilford. Ayan. So, ano yun? Ang approach kasi ni Coach Wilford noon, mabait. Di ba? Mabait yung approach niya. Tapos ang sumunod kong narinig na nagsalita, sumagot ng mga questions, question and answer nila, si Coach Jack. Sabi ko, ang taray naman nito. Oo, sabi ko, ang taray naman nito. Kasi real talk nga, hindi ko pa naiintindihan. Hindi ko pa naiintindihan yung real talk. Kasi sa trabaho, kapag ni-real talk mo yung katrabaho, kapag ni-real talk ka, masasaktan ka. Iyak ka talaga. Sabi ko, grabe naman ito magsalita. Tapos hanggang sa every real talk, nakikinig ako, hanggang sa nagugustuhan. Hanggang sa lahat ng mga sinasabi nila, hanggang sa lahat ng mga sinasabi ni Coach Jack, na pag nang-real talk siya at saka ni Coach TP, ang sarap ng pakinggan, ang sarap ng pasok sa tenga ko. Nung una kong narinig, parang hindi na ako uulit. Pero ayun, pinush ko lang din yung sarili ko. And of course, with the help of my direct sponsor na umaten ng real talk. And ayun, ang sarap pakinggan kasi tama yung mga sinasabi nila. Masasaktan ka. Masasaktan po tayo. And I'm sure naranasan nyo yun. Masasaktan po tayo, pero para sa atin yun eh. Diba? Kumbaga, yung pag ni-real talk ka, hindi naman sila nagsasalita ng mga, tanga ka eh. Diba? Yun eh. Yung dating sa akin, nung tanga ko, no? Nung tagal-tagal ko nang ginagawa ito, hindi ako maasin sa yung buhay. Hindi pa ako gumagawa ng mga. Diba? So, ayan. And of course, ayan, eto. Sila po yung naging inspiration ko sa totoo lang. Yung mga coaches natin. Kung hindi po ako umaten ng mga trainings, kung hindi ko po sila narinig, I'm sure wala ako dito ngayon. Pulis na siguro ako ngayon. Or ewan ko lang. Kung nakaya ng katawan ko, kasi yung katawan ko meron nang since na-operaan ako, hindi na siya hindi na normal yung nasa loob ng katawan ko, meron nang artificial na nilagay. And ayun, so na-inspire ko Mentor MC, Mentor Val, of course sa core leaders din namin, sa team namin, Team Water, and of course sa leaders, sa mga coaches natin, of course mga leaders nila. Sobrang na-inspire po ako sa kanila. And ayan, sila po yung naging inspiration ko para maggawin itong negosyo nito. So itong picture po, dito sa kabila, dito sa left side, ayan, this represents our business partners. Okay? Yung mga taong nagdala sa atin dito. Kasi nung una naman, kahit coach yung nag-invite sa'yo, business partner mo yun nung una. Kasi hindi mo pa siya kilala eh. Ang tawag mo pa sa kanya, ma'am, sir. Diba? Pero ngayon, since alam mo na coach siya, ayan, coach. And dito naman sa gitna, it represents our coach. And dun sa taas naman, it represents our mentors. Diba? So, grabe. Ang negosyo natin, full package, no?
full package. Kasi nandito na lahat eh. Tuturuan ka kung paano kumita ng pera. Pero before that, tuturuan ka muna kung paano maging tamang tao. Paano maging tamang tao. Kasi ganun ako eh. Naging tamang tao muna ako bago ako kumita dito. O teacher ako before, pero marami akong kalokohan sa buhay. O manager ako before, pero marami din akong kalokohan sa buhay. Okay, so, ayun, tinuruan ako maging tamang tao dito. So, ayan. Mabait po ako. mabait na ako, tapos mas lalo pa akong bumait. Ayun, sa buhay natin, no, sometimes nakaka-experience tayo ng, ano, ng dryness. So, for example, no, sa utak, sa katawan, yung feeling mo, pagod na pagod ka na, ayaw mo na magtrabaho, ayaw mo na gawin yung negosyo. And sometimes, and ito po yung pinakamalupit sa lahat, spiritual dryness. Grabe. So, nung teacher po ako, nung manager po ako, never po ako pumasok ulit ng simbahan para magdasal. Never kong ginawa yun. Dito na lang ulit nung nandito na ako. Kasi nga, yung dryness na yun, yun no? Yan, diniligan nung nasa picture. Diba? Para akong nalantang halaman na hindi nadidiligan. Masarap pala madiligan, no? Kasi kapag nadiligan ka, nag-grow ka. Diba? Parang yung halaman na yan, sa picture na yan. And, ayan, and of course, ayan, sa mga meetings. Ito sa, ito ba yung first na meeting? Ay, hindi. Wait. Yung first na meeting na attendan ko before, wala po si ano yun eh. Wala po si mentor which time. So, ito yung pangalawa. Yung unang meeting po na inattendan ko that time, pinilit lang ako ni Coach James. Pinilit lang niya ako. Pero, nung nandun na ako, sabi ko, ay, doon na naman ano, doon na naman ako nabuhayan. Kasi nga, kapag once na ano, once nakasama mo yung mga tao to, eto nga nasa picture, si Coach Yuck, si Mentor MC, pag kasama mo sila, yung mga natuyong utak, katawan, damdamin, ayan, ano siya ulit, mabubuhayan. Kasi marami kang maririnig sa kanila. And of course, ayan, bukod sa ano, sa kanila, of course, ang inspiration natin, ang deepest way natin, family. So kung makikita nyo po, no, galing po ako sa sobrang hirap na pamilya. So hindi, nung elementary po ako, and ano, kasi before, no, hindi pa free ang tuition eh, kahit sa public, meron pa rin ginabayaran. So yung 3,000 na tuition ko noon, nung, ano, nag-aral ako sa public school, mabigat na yun. Kasi malaki ang halaga ng pera noon. So doon ko po nakita yung, ano, doon ko po nakita yung hirap ng buhay namin. Kaya pinangako ko sa sarili ko since yun nga, ang tinuro sa atin, kapag mag-aral ka na mabuti, nakapag-aral ka, nakapagtapos ka, may degree ka, gaganda ang buhay mo. So kung makita nyo po dun sa picture dun sa taas, dito po sa left side, dalawang beses po akong graduate. Meron po akong major at saka meron po akong minor. Okay? Kasi yun yung paniniwala na ano eh, na itatak sa utak ko na kapag nag-aral ako ng mabuti, yan. Pag nag-aral ako ng mabuti, gaganda ang buhay. So, dito po, yung school na yan, sobrang mahal po niyan. Di namin afford. Di afford ng mga magulang. Kahit nga nung nag-aral ako sa public, di namin ma-afford yung 3,000 na tuition. Hirap na hirap pa kami niyan magbayad. Uutang pa. Pero dito sa school na to, scholar po ako dito. Grabe po ang tuition din. Umaabot yan naman. Umaabot ng halos 100,000. Pero libre po ako. Kasi yun nga. Sabi ko sisipagang ko. So nag-exam ako, pumasa ako. Ayan. Nakapag-graduate ako doon dalawang beses. And ayan, so naibigay naman yung medyo magandang buhay sa magulang. And kung makikita nyo doon sa picture, ayan, di ba? May pawain pa si mother, di ba? And naibigay naman, kaya lang, medyo yun eh, medyo. Hindi pa yan yung ano. Kasi nagko-commute kami, pagpupunta kami sa mga lugar, kung saan namin dadalhin yung nanay namin. Kaya siya po yung ano, siya po yung pinaka-main na deepest why ko, why I'm doing this business. And of course, yung mga kapatid ko. So, kagabi po, no, nag-heart-to-heart chat po kami ni, ano, ni Coach Jack. Muntik niya akong paiyakin eh. Kagabi nandito na yun ano eh. Nandito na yung luha ko. Buti na lang tumigil kami. Pero gusto ko pa gusto ko mag-share sa Coach Jack ng personal yung tayong dalawa. Nag-uusap. Sa chat kasi ano eh kagabi matagal ako mag-reply kasi naiiyak talaga ako. Kaya sila po yung mga deepest why ko. And alam na po ni Coach Jack yung reason and na kung bakit sila yung deepest why ko. Never po, simula po nung ano, nagkamalay ako, never po kami nakompleto as buong pamilya. Never. Mahirap ang buhay eh. Kailangan nilang lumayo.
Yung mga kapatid ko po, yung dalawa na sa ibang bansa. Yung isa sundalo, nasa Mindanao. Itong isa naman, ayan, nag-ibang bansa din, pero palipat-lipat din sa Buanga, tapos ngayon, ngayon nasa Pangasinan. So, ang hirap i-unite yung family namin. Kasi nga, kailangan namin magtrabaho lahat. So, ayan. So, sila po yung deepest why ko dito sa, isa sa mga deepest why ko dito sa Luos yung ginagawa. So, ano natin sila mabibigyan ng maganda po? Gagawa tayo ng bago. Ano tawag sa provider ng isang pamilya? Yung breadwinner. So, likewise, dito po sa negosyo na ginagawa natin, okay, we have to be a winner. Pero yung pagiging winner dito sa negosyo ito is super sulit. Sobrang sulit po. So, meron po akong tatanungin sa inyo, mahirap po ba maging winner? Mahirap po ba maging winner? Sobrang hirap po talaga maging winner. Sa totoo lang. Sobrang hirap. Pero swerte natin. Bakit? Kasi dito sa negosyong ginagawa natin. So, winner na tayo. The moment na nandito na tayo, winner na tayo. So, naniniwala ba kayong lahat na tayong lahat na tayo na nandito sa Zoom na to ay mga winner lahat? Naniniwala po ba kayo? Okay, so dito kasi sa negosyo ang ginagawa natin, lahat tayo winner. Kasi you were born to win. We were born to win. But to be a winner, you must plan to win. And then prepare to win, then expect to win. Mahirap. Kasi nga, ang sports ko po nung nag-aaral ako nun, kailangan ko po ng extracurricular before. Hindi po ako makapag-concentrate sa academics ko kasi kailangan kong kumuha ng mga extracurricular para matustusan yung pag-aaral ko. Ang sports ko po noon, track and field and basketball. Kasi kapag ano, pag varsity ka o pag may sports ka, ano, may mga ano yan eh, may mga palibre ang school. So ang hirap, bago po ako manalo ng track and field, ang daming training. Kaya nga ako nagkasakit eh, kasi may nasira na part ng katawan ko dahil mabigat yung training. Alam mo yun, tumatakbo ako noon na ano, nakatali yung gulong ng sasakyan dun sa bewang ko. Itatakbo ko yun ng 1 kilometro na walang tigil. So since I am not ano, guided well, ayun, nagsuffer yung katawan ko. Kaya nung naging teacher na ako, doon ko naramdaman lahat. And then, sa basketball, grabe din yung training namin. So, inaabot kami ng alas 11 ng gabi para lang mag-training, para manalo. And sa buong buhay ko po, nanag-basketball 2 beses lang kami ng champion. Pero buong buhay ko yun, sa mga liga. Diba? Ang hirap talaga maging winner. Pero, yung 2 beses na champion na yun, sobrang sarap nun sa pakiramdam. Meron pa nga akong certificate eh. Yan. So, may certificate po ako nung ano, nag-aaral ako. Naging MVP po ako ng basketball. Maliit ako pag na-basketball player, pero naging MVP ako. That was 2010. And dito po sa negosyo natin, madali lang. Bakit? Kasi yung U, papalitan natin. No? Diba? So, dito po sa grupo ninyo, sinong nandyan? Mga business partners nyo, sinong nandyan? Si coach niya. Magabay po sa'yo. So, instead na you must plan to win, ang naging na winning. Diba? Kasi, dami na eh. Ang dami nyo na nga nagplano para, ano, para manalo ka. Yung win na yan, madami kayong nagplano, pero yung mananalo doon, isa ka lang. Kasi negosyo mo ito, negosyo natin ito. Diba? And of course, prepare to win and expect to win. Yun nga, panalo na tayo. And, yeah. And yun nga, mahirap talaga, no? Meron po akong ano dito, no? Example. Bakit ko sinaplash yan? Kasi galing tayo dyan, eh. Ang pinag-uusapan kasi natin dito, hindi lang business, eh. Buhay natin. Yung business, part lang ng buhay natin. Diba? Kasi dito sa business na to, kita nyo naman, maraming nabago ang buhay. So before po magsimula ng anong ng OBP, ng mga trainings, ng mga real talk, sino ba yung mga ano? Sino ba yung mga nag-share doon? Sino ba yung mga nag-share doon sa video muna yung pinipili?
yung mga coaches natin, isa doon si Coach Chuck, di ba? Ano ba yung mga sinasabi nila doon? Dito nabago ang buhay ko. So we are talking about life here sa business na ginagawa natin. So kaya yan yung ano, naisip ko na magandang example na mahirap talagang manalo. Pero nanalo na kasi tayo eh. Kasi nandito tayo sa mundo. So ipi-play ko po ito. Para, and then, ano, saglit lang to eh. Ang ganda. Masarap talaga eh. Masarap talaga. Masarap talaga gumawa ng ano, ng tao. Ng tao. Tama ba? Oo, masarap gumawa ng tao. Eh, kasi buhay yun eh, gagawin natin. Buhay. So, masarap talaga. Hindi natin may pagkakaila yun. So, grabe no? So, millions participated at isa tayo doon. And tayo yung nandito, tayo yung nanalo. Ang sabi nga doon sa video no? Para mabuntis yung isang babae or become pregnant, and the following steps must occur. Ayan, nandun yung ano, nakita natin sa video, nandun yung sperm transport. So the sperm must be deposited and transported to the site of fertilization. So doon pa lang may process na nangyayari, which is mahirap. Mahirap na proseso. And then, ayan, after ano, sperm transport, merong egg transport ulit. So dito naman sa egg transport, no? Egg transport, nagugulo ako. So, ovulation must occur and the egg must be picked up by the tube. So, meron na namang proseso. Hindi siya ganun kadali. And then, after that, nung egg transport, meron na namang fertilization and embryo development. Yun yung between, yun yung union between the sperm and the egg must resolve. And after that, implantation na. So, the embryo must implant and begin to grow in the uterus. Yun na. Tayo na yun. Di ba? Tayo yung nakipagsiksikan kanina sa millions eh. Millions na lumalangoy doon. Diba? Nakangiti tayo kanina, diba? Nakakaano, pero it's, yun yung katotohanan eh. Sobrang hirap nung laban, kaya lang tayo yung nanalo. Diba? Tayo yung nanalo. So, kaya nga sabi ko kanina, the moment na nandito tayo, panalo na tayo. And ayan nga. So, ang dami ding nag-fail. Ang lesson kasi na ano na gusto kong ano ma-realize natin doon is that yung ano na yon, yung mga nag-fail na yun galing sa isang tao. Tama po ba? Galing sa isang tao eh. Na-transport doon sa kabilang tao. Yung kanyang sperm. Kaya nga difficult ano. Difficult journey. So, ang daming nag-fail doon, isa ang nanalo at tayo yun. Pero we must remember that isa ang pinanggalingan natin, which is yung, of course, yung father na nag-produce ng sperm na yun. Diba? So there's no success without failure and no winning without losing. So wala talaga eh. Kasi diyan tayo natututo sa failure and then winning. No winning without losing. Kaya nga sabi ko, kaya nga dun sa sports na sinabi ko kanina. Sa buong buhay ko na nag-basketball, dalawang beses lang kami nag-champion. Diba? So ang hirap. Pero yung ano, dalawang beses na yon, meron akong achievement at merong achievement yung buong team ko. So ano yun, nakalagay dun sa bahay. Yung achievement ko, yung MVP, yung champion na nasa bahay, dinisplay ng mother ko. Pag may papasok sa bahay, wow. Diba?
So, pero ang daming ano muna yun, ang daming pagkatalo nun, ang daming iyakan nun. Kasi syempre, mahal namin ang basketball, mga lalaki, mahal ang basketball, iniiyakan talaga namin yan pag katalo kami. And dito, no, and dito sa negosyong ginagawa natin, sabi nga ni, ano, ni Winston Churchill, success is not final. Okay? Failure is not fatal. It is the courage to continue that journey. So, ayan, dahil nagpatuloy ako, despite of all the challenges, yun, no, eto na yun. Nakuha ko yung mga awards na yan. So, dito sa ano, Diamonds Achievement Card natin, dito sa Diamonds International Awards ko, ayan, UBI Awardee, Emerald, Diamond, and, ayun nga, babalikan ko lang yung kanina, no, eto na yung mga award. Eto yung next goal ko, kaya ang haba ng haro dyan, kasi gigil na gigil kong mahit yan yung Diamonds na yun. Okay? So, ayan, yung mga may star na yan, yan na yung mga na-hit ko dito. Okay? Yung mahabang, may mahabang araw na yan, yan na yung gusto kong ma-hit. Kasi anniversary ko po nung October 11 dito, isang taon na po ako. And gigil na gigil po ako bago matapos tong buwan na to, mag-Black Diamonds na ako. Yun yung pangako ko sa sarili. And babalikan ko lang dito, no? Success is not final. So dito kasi, ibig sabihin, successful na ako dito sa business na ginagawa ko, na ginagawa natin. Kasi diamante na ako, blue diamond na ako. Eh, dyan na yung title, ladder to success. Ibig sabihin, nakaano na, meron nang ano, meron na akong success. Kasi ladder to success yan, nakaapak na ako doon sa ano, sa hagdan para maging successful. So hindi pa yun final. Hindi pa yun final, marami pa. Hindi pa yun final. So sometimes, no, kapag nahihirapan na tayo sa buhay, ayan, sometimes nag-quit tayo, pero no. Kasi failure is not fatal, hindi siya fatal. Wala pa po akong nakita ng ano dito, no, nag-bigti or nag-fail tapos namatay. No? So, yung iba meron yung mga nag-fail sa buhay, nagbibigti, pero napakakunti lang nila. Yun yung mga ano, walang nag-guide sa kanila, walang nag-coach sa kanila, walang nag-mentor sa kanila or napabayaan sila, hindi sila na monitor ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero dito kasi, no, failure is not fatal. Kasi wala naman eh. Wala namang namamatay pag nag-fail. Nag-fail sa ano? Nag-fail dito sa negosyo. Nag-fail sa isang buwan. Hindi na-awardan ng isang buwan. Wala naman eh. Buhay naman tayo eh. So, paano yun? Nananalo lang tayo. Kasi yun nga, we have the courage to continue. So, yun po yung nagka-counts. And of course, ayan, para makakamit natin ito, we just have to continue fighting. And of course, ayan, no, sabi ko nga kanina, itong mga awards nito, hindi ko yung nakuha ng ganun kadali lang. Hindi po. May mga times na nahirapan po ako, may mga times na ayoko na. Pero yun nga, dahil I am always being reminded by our mentors and coaches, okay, nandiyan sila para i-guide tayo. Kasi naging kapalit, International Award, UNU Awards. Yun yung Eagles Club at saka, ano, consultant, five-star consultant. Yung masarap sa pakiramdam, no? Ang masarap na part dito, no? Dito sa award ko na to. Okay? Ito, oh. Yan, no? Pagkakyat ko sa stage, di ba, nakangiti ako dito. Nakangiti ako dyan. Kasi si Dawan, eh, wala na akong ibang naririnig kundi diamonds. Ayun tayo, ang dami natin, no? Yung mga pink na yan, ang dami. Halos etong buong lugar na to, eto. At saka dito, sa likod nito, eto yun. Grabe yan, sigawan yan. Yan lang ang naririnig ko nung nasa stage ako. So, grabe siya. So, very supportive yung mga business partners natin, mentors and coaches natin. And of course, alam naman natin na sa likod ng mga awards na yan, no, may income. Ayan na. Okay? So, ito naman yung mga income ko doing this part-time nung una. So, nung part-timer ako, meron na akong nai-income. Kaya kapag ikaw part-timer ka, ayan, bigyan mo lang talaga ng oras. And ayan. Kung bago ka lang po, sa mga bago po, no, para sa mga bago. Ayan, gawin mo lang yung negosyo. Bigay ka lang ng oras. And yan, mangyayari po yan. And of course, sabi ko nga, kung kinikita ko na itong mga to, na part-timer ako, baka mas kitain ko yan na full-time ako. So, ayun po, last week of January, nag-resign po ako sa trabaho ko. So, February po, nag-top earner po ako, and of course, naging top 1 best director. And lumaki po yung income ko. Kasi mas marami na akong oras. Pero don't get me wrong, ano? Marami po kumikita dito ng part-timers. So, yung mga may trabaho diyan na gusto nang mag-resign, resign ako. Kasi mas lalaki po yung income pag bigyan natin ng oras at gawin natin yung tama. Pero namang mga part-timers na kumikita naman, kasi ginagawa nila yung tama yung negosyo.
And of course, if we are going to do whatever it takes na kumita, gawin yung negosyo, of course, bilang ikaw eh, ang maganda dun pati mga business partners natin kumikita. So I will not emphasize this one anymore kasi yun, alam nyo naman na po yan. Alam naman na po natin. And ayan po, ang isa po sa mga pinakamaganda dito, okay, bukod sa kumikita po tayong lahat, no? Okay? Bukod sa kumikita tayo, ito yung masarap na part, kapag nag-hit tayo ng awards, may incentives. May mga travel, may mga privilege na, ano, may mga privileges tayo. Next travel, yan po. So, ano pong sikreto ko bakit ko nagawa ng maayos yung negosyo? Simple lang. Sasabihin ko sa inyo, tumabi sa gwapo. So, mga tabi ko dito. Diba? Ayan. Tumabi po sa ano? Tumabi sa gwapo. Ayan. Diba? Gwapo ng mga katabi ko. Lalo na ito. Ayan. Yun po yung sikreto talaga. Isa po sa mga sikreto kung bakit ko nagawa ng maayos yung negosyo. Kasi, yun nga, nilalapit ko yung sarili ko sa mga coaches natin. Sa mga business partners natin na gumagawa ng tama ng negosyo. Kasi kapag hindi, naku, yari ka po. Kapag iba yung taong sinasamahan, yari ka talaga. Di mo talaga, wala talaga, mahirapan kang i-hit yung mga awards. So ayan, enjoyment, ayan, bonding with our mentors and coaches and of course as well as mga business partners natin. And next, ayan. Kapag dyan din, let's say for example, sabi ko nga kanina, kapag tuyong-tuyo ka na, kapag nakakaramdam ka na ng tagtuyot sa buhay mo, ayun, magpadilig ka. Sarap kaya magpadilig. Yan, no? Dito sa part na to, yung gabi na to, nadiligan kami dyan. Yung mga taong nakaupo dyan, may nagkaroon ng sharing dyan. Of course, hindi ko isi-share kasi para sa mga blue diamond. Baka kasi merong mga ano dito, hindi blue diamond. So, hit na po natin yun. So dito po, maraming nakaranas ng dryness sa buhay. So anong gagawin? Sama ka sa kanila para diligan kanila. Pwede ka bang magpadilig? Of course, ayan. So the picture can tell, no? Ayan, no? Ito represents yung mga mentors natin. Ito po tayo. Ito coaches natin. Ito tayo. Yung halaman na buhay ng buhay kasi nadiligan. Diba? Grabe yan, no? And ask me why kung bakit blanco ito. I'm sure narinig nung iba to and I'm sure may mga hindi pa nakarinig. Bakit po? Bakit po blanco itong ano na to? Bakit walang picture? Ganyan. Ayan, why daw? Kasi po, lalagyan natin ulit ng picture. Ano pong ilalagay ko doon? Of course, blue diamond. Red diamond naman. Picture ng red diamond. Diba? And ito po. And yan. Ayan po. Ito po yung dinugol ko lagi. Ang makasama sa picture. Sino ba yung mga kasama ko dito sa picture na to? Mga mentors and coaches natin. Dikit ka lang sa kanila. Dikit lang tayo sa kanila. Bakit? Kasi kikita tayo. Ayan po ako sa likod daw. Ilagyan ko ng corona. Para at least makita niyo. So ang sarap po, no? Mga katabi ko dyan, mga mentors and coaches natin na kumikita ng malaki. Ibig sabihin, kumita ako ng malaki kasi nandyan ako. Diba? So yan po yung goal natin. Monthly goal. Okay? Yan po yung monthly goal natin. Ah, ang sarap. And of course, ayan, there are five ways to ano na, there are five ways na dahilan kung bakit ako nakasama sa picture na 'yan. Meron pong lima, 'di ba? Parang ano lang sa OBP, there are five ways to earn. Paano nga ba kumita sa Powerful System? We have five ways to earn. So dito naman, merong five ways na dahilan kung bakit ako nakasama sa picture na ito. And ito po, first is of course, business package. Ayan. Kung ikaw po, kung meron po dito, hindi pa naka-business package, goal mo po, maka 15 accounts ka na. Kasi yan po, nakuha ko yan ng, ano, ng dalawang buwan lang. Kasi sabi, di ba sabi ko sa inyo, sumali ako dito, wala akong pera. Kasi katapos ko lang kasakit that time, na-operaan ako, 7 months akong walang, nine months akong walang trabaho, tapos 7 months, naubos yung ipon ko. 7 months, and then, ayan, yun, naubos yung ipon ko kasi na-operaan ako, tapos na-COVID ako. May utang pa ako that time. And then, yun, nung naipakita sa akin yung business, yun, sabi ko nga, ginawan ko ng paraan. And then, of course, nung nakita ko yung multiple accounts, ginawan ko ng paraan. Kasi, nakita kong kikita ko ng malaki. Nakita kong mababayaran ko yung utang ko nung nagkasakit ako. Grabe, no? Grabe, malaki yung ipon ko nung ano, nag-11 years ng trabaho. Pero, may utang ako. Kasi nga kulang. Pag tinamaan tayo ng emergency. Yan po, yung isang sikreto. Kung ba't ako nag-best director? Kasi,
dito pa lang, pag nag-multiple accounts ka, meron ka ng ano dyan eh. Awards at saka check. Which is makikita yan ng mga taong nakatingin sa iyo, nakatingin sa atin. Ayan po yung isang naging dahilan kung bakit naging best director ako. And of course, prospect list. So sa trabaho, no, sure lang ako. Sa trabaho, ito po, no, sa trabaho, napakahirap gumawa ng inventory. Promise. Di ba sabi ko kanina, nung naging manager ako, ako lahat gumawa. Ako yung manager, pero ako yung gumawa. Ang manager, eh, nag-uutos lang sana yun. Ito, magaling ka sa, ano, sa Excel, gawin mo to. Pero ako gumawa. Kaya nasabi ko sa inyo kanina na from 6 a.m. to 3 a.m. ako. Nagtatrabaho before. Bakit? Kasi nga, ay, kailangan kong gumawa ng inventory. So, ang dami naming produkto. We supply Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami naming inventory. So gumawa ako ng mga ano, sa Excel gumawa ako ng yun, nag-auto-compute para i-type mo na lang tapos nag-auto-compute siya. Pero hindi man ako marunong nun eh. Teacher ako pero hindi ako marunong nun. Trabaho yun ng mga magagaling sa math. Trabaho yun ng math department. Kaya nung teacher ako, yung sa Excel namin, binibigay na lang yun ng math department tapos gagamitin na lang namin. Ganun siya kasimple. Okay? Pero nung nagtrabaho ako as manager, wala eh. Walang nakakaalam eh. Ako lang eh. Eh, ang tao ko that time, 27. Is doon sa 27 na nun, walang marunong mag-excel. So, ako gumawa. So, ayun. Ito po yung inventory natin. Grabe, no? Yan, yung green na yan, ibig sabihin, na-attack ko na po yan. Tapos, may remarks doon sa dulo. Eh. Hindi ko na ano, naisama yung remarks dito sa dulo. Tapos, meron po akong ano, follow-up form. So, doon ko pa sinusulat yung mga ano. So, yan, marami po akong napasali dyan. Ito po yung ano, pinakauna kong ano, prospect list. So, yan yung nilagay ko dito kasi marami po akong napasali dito. Ayan, inatak ko po yan. And then, sa case system. Pangatlo yung case system natin. Sa case system natin, unahin natin sila, ubusin natin sila bago tayo sa mga hindi natin kakilala. Kasi sila yung unang tao na magtitiwala sa'yo. Okay? Sa akin. Kaya yan, so, yan po yung isang sikreto talagang. Eh, hindi sikreto eh. Sikreto ko. Pero hindi siya sikreto kasi tinuturo yan sa atin. So, eto po, yung talagang dahilan kung bakit ako naging best director. Or best director ng Diamonds International. Kasi inubos ko po yung mga kakilala ko. Actually, hindi pa nga ubos eh. May mga iba pa akong ini-invite. Yung iba hindi pa nagsisin, yung iba nagsisin. Yung iba may ano, ganito, ganyan. Pero, ano, ano lang, let's keep on ano lang, inviting them. Kasi yun nga, mapapasali din natin sila kasi nakatingin sila sa atin. And ito po, Facebook marketing. Grabe po dito sa Facebook marketing. Noong una, nung bagong sali ako dito, sabi ko, Coach, kailangan ba talaga yan? Kailangan ba talaga yan? Kasi kaya nga ang nilalagay kong pangalan ko dyan, ano, Daryl Bulacan. Kasi may ano ako, experience ako. Nilagay ko yung buong pangalan ko. Siyempre, yung complete details mo kasi. Siyempre yung mga accounts ko, yung mga ibang accounts ko. Siyempre buong pangalan ko nakalagay doon kasi kailangan doon. Na ano kaya, hindi ko nilalagay dyan kasi. Pero, ayun, nung ginawa ko siya, grabe no. Ayan, ito yung mga unang postings ko nung bagong sali ako. Okay? Ang dami ko pong napasali dyan. So makikita nyo, merong 5 comments. Dyan sa 5 comments na yung may isang nag-how. Tapos yung iba sa messenger ako. Sa messenger ako may message. So i-post po natin yung mga ano, yung mga income ng mga yun, consistent posting sa mga income ng mga business partners natin, income natin. So dito po, ayan. So wait lang ha. Ayan, dito may 7 comments. Diyan sa 7 na yan, merong dalawang nag-how. So, grabe, grabe yung Facebook marketing. So, ayan. Swerte nyo po, bakit? Nandito po yung pinakamalupit ng Facebook marketing. Si Coach Jack. Diba? Alam nyo pag ano, pag minsan nauubusan ako ng ipopose. Simple lang, ginagawa ko. Sa mga coaches natin, ang una kong ano, tinitignan yung ano, yung Facebook ng Coach Jack. So, kumukuha ko ng idea doon para mag-post. And, ayan. Dito po, sobrang dami din akong napasari dito. Nag-how. Diba? Daming, sobrang daming nag-how.
So 35 comments, ayun 27 comments. Facebook marketing. Okay. Nandiyan po yung kuya kong sundalo, nag-like din, no? Diba? Yan, Jang Gubuski. Yung po yung kuya ko, nag-like din, diba? Wala pa kasi kami contact sa kanya, eh. Kasi nasa training. So, ayan, sasaliin ko yan. Ayan, i-post din natin yung mga awards natin. Grabe po yan. And of course, pang lima yung follow-up. Ito po yung pinakamalaan, ano, ito po yung isa sa pinaka, ano, pinaka-importante sa negosyo natin. Ang sabi nga ni ano ni, ang sabi nga ni Michelle Moore, no? So, not following up your prospect is the same as filling your bathtub without first putting the stopper in the drain. Diba? So, dito naririnig ko yung baso. Pagbutas yung baso mo at nilalagyan ng tubig, hindi yung kailangan mo. So, anong gagawin? Inihambing sa atin mo. Kasi tayo po ay baso ng butas. Totoo yun. Kasi naranasan na natin. Experience na natin. May trabaho tayo, maganda. Maganda. Malaki sahod natin. Pero bakit ganun? Bakit hindi tayo nakapag-ipon? Bakit hindi maganda ang buhay natin? Kasi butas tayong baso. So, yun. Ayan, so, it's like filling up our ano bathtub na walang stopper. Din yung baso natin na walang stopper. Okay? Not following up. So, dito po sa picture, no, follow up before it's too late. Eh, amin ako sa inyo. Meron po akong mga business partners na ano, na natangay. Natangay ng hangin. Kasi, yun, nagkulang ako sa follow-up. So, ayun, yun. Sino ba yung mga pina-follow-up natin? Yung mga yung mga invite natin na nag-QS na, yung mga nag-pay-in, kahit kasali na yan kung hindi natin pina-follow-up, mawawala yung ako eh. So, ayan. And always, ayun, ang sikreto po yung sa pag-follow up. Kung minsan, di ba, wala kang maisip kung paano mo sila, ano, kung paano mo sila i-follow up. Kasi minsan, naubusan ka na ng sasabihin, feeling mo naubusan ka na. Ayan, always greet them, good morning, kumusta. Because it will start your conversation. Doon kasi magsisimula yung conversation. So, tinuturo naman sa atin yan. And, sa Jaman. And of course, eto. Ay, ito kami sa Golden Rules. Yan po yung pinaka-main. So, nagawa ko po yun, yung mga yun, kasi nga, nag-Golden Rule ako. So, let us all remind ourselves from this, no? I believe that it's a wise decision to make the foundational principle on which to build a business. And meron po tayo nito, which is yung Golden Rules natin. Marami pong Golden Rules. So, hindi ko na po nilagay dito yung Golden Rules natin. So I did not put it here sa PPT ko, sa PowerPoint ko, kasi I want to recite it in my mind and in my heart. And para hindi ko na rin, hindi na ako mahirapan ulit na tandaan yung mga yun. So hindi ko po nilagay dito yung mga golden rules natin. Kasi gusto ko po, no, sabay-sabay natin isabuhay. Lagay sa isip, sa puso, sa isabuhay. And there are a lot of golden rules, no, the golden rules of Confucius. Yung Snyderman's ano 8 golden rules, meron din yun eh, si Ben. And of course yung Christian golden rule natin, na meron din tayong ano eh, Christian golden rule, meron din tayong sarili. And of course tayo sa buhay, no, meron din tayong sariling golden rule sa buhay. So the golden rule has inspired so many people throughout the ages, and business can benefit from it too. Sino ba yung nag-benefit? Ito yung mga taga-Diamond Rules, kasi meron tayong golden rules. Diba? Kasi yun yung inisip yun ng mga taong ano, magagaling before, which is gagamitin na lang natin and ginamit yun sa business. At nung golden rule po ako, ayan, eto po. Ito po yung naging result. Overall top 5 best director ng Diamond Rules International. Diba? Ayan. So, yun po. Makinig po tayo sa mga business partners natin, mga nagpasali sa atin, coaches natin, and mentors natin. And ito na po yun, yung magiging resulta sa buhay niyo. And ayan. Ito po yung gusto kong iwan po sa inyo bago ko po tapusin. Walang mangyayari sa buhay natin kung paairalin natin ang iya at takot sa paggawa ng mga bagay na kaya naman nating gawin. Ito po, no, lagi ko po itong nakikita sa mga postings niya, no, pero hindi ito yung exact na ano, pero yung meaning.
yung meaning. Yung meaning ng mga pinupost ni Coach Jam. Eto po yun. Walang mangyayari sa buhay natin kung kapairalin ang hiya at takot sa paggawa ng mga bagay na kaya naman natin gawin. Lagi ko po itong nakikita. Hindi ito yung exact word na ginagamit niya, pero yung dating sa akin, eto. Kaya instead na I can do it. Let's say I can do it. Nagawa ko nga eh, di ba sabi ko, witness ko nga magsalita eh, sa harap ng maraming tao. Teacher po ako, pero hindi po ako nagsasalita sa harap ng maraming tao. Nung nag-aaral ako, naging presidente po ako ng school namin. Pero never po akong magsalita sa school namin na wala akong kodigo. Kasi sabi ko, pag may nagbigay sa akin ng gano'n, nagagalit ako pag before. Nagagalit ako pag one day before. Kasi pag naghahandaan ko yun, sinusulat ko lahat ng sasabihin ko kasi nahihiya ako. So nagbabasa lang ako pag nagsasalita ako before. Kaya pag gano'n, pag nag-speech ako noon bilang presidente ng school namin yan, inaano ko po. Ahead of time, one week before. Kasi sinusulat ko tapos yun, pinag-aaralan ko. Kasi meron po akong sakit na pag humarap ako sa harap ng maraming tao, pag humarap ako sa tao na may authority, okay, ano po yun? Naninigas ang buong katawan. Nanginginig, nanlalambot ang tuyo. Pero since dito po, no, pinaintindi sa akin na I don't have to be like that. Kasi dito, we will not judge you. Okay? Nung first time ko pong makita si Coach Jack, parang dumidistance siya kasi grabe yun, ano yun, kumikita ng malaki dito sa Black Diamond yun. Yung parang hindi yung mindset ko na para ako nasa trabaho na hindi mo pwedeng lapitan. Swerte natin kasi yung mga kumikita ng million dito nalalapitan sa labas yun. Kayan, instead na I can do it. And ayan po, that in all things God may be glorified. Thank you po. Thank you so much po.